First question, sir, is saan kayo nagkakilala ni Ma'am? Nakilala ko si Tin noon sa Red Cross, Baguio. Ayan. Initially, senior ko kasi siya. So, initially, aloof. And then, actually, yung first na usapan namin, lasing pa nga ako nun eh. And then, after 3 years, saka lang kami lumabas. Nakilala ko si Earl sa Red Cross. Paalis ako ng Red Cross, siya pa-volunteer pa lang. Pero yung first interaction namin, lasing siya, kaya medyo bad trip ako sa kanya that time. Kaya hindi ko siya masyadong pinapansin. Tapos, nung nakalis na ako ng Red Cross kasi napunta akong Pangasinan, parang may mga chat box kasi sa mga regarding Red Cross, biglang naipe-pair siya sa akin kasi parang kami single that time. So parang kantsa-kantsaw lang. Tapos biglang nag-chat naman siya, nagaya siya for a date. Lumabas kami and then first date pa lang namin, nagkakaintindihan naman kami and then naulit-ulit. First impression mo kay Ma'am noon? Ay, first impression ko nun, tahimik. Tahimik. Tapos, magandahan ako sa effort noon. Pero, syempre, senior ko nga. Medyo parang off-limits. Kasi senior mo, ikaw, junior. Diba? Pero, eventually, ganun talaga, destiny ata. First impression ko nung hindi pa kami, mayabang siya. Tapos, nung nakilala ko na siya, hindi naman parang, ano lang pala, front lang pala yun kasi may something siya sa personality niya or sa family na kaya parang ganun yung front niya na malakas. Pero deep inside, meron siyang tinatago na ano, kahinaan niya na hindi lang na kasi pinapakita. Paano mo siya napasagot ng oo? Or paano mo nakuha yung matamis niya oo? Hindi na kailangan, bro. Joke. Direct. So, yun, sir. Hindi, yung sa theories and concepts, na-challenge siya intellectually, I think. Kaya, yun. Paano niya na luha mo yung matamis na ako niya? Bukod sa bundok. Nagkakaintindihan kami ngayon kasi sa ibang nanligaw, hindi kami mag-click or hindi kami magkaintindihan sa mga bagay. Pero siya, pareho kami ng understanding sa isang bagay na, sa isang malalim na part, hindi yung mababaw lang na ganun. Tapos yung medyo intellectual din kasi siya sumagot, kaya napabilive din naman ako doon. Meron bang significant na place na or lugar na niligawan mo siya or nakuha mo yung oo niya, ganyan? Ay, may hinihingi daw siya na sign sa taas kay bro. Pag kasi na daw yung next na kasama niya na pupunta sa Lady of Manawag, baka yun na daw. So, we went there on her birthday. From Baguio, nagupan siya. Meet kami sa Manawag. Ganyan. Mukhang yun na naging sign niya eh. Ma'am, most memorable moment ninyong dalawa? Nung pupunta kaming Manawag. Sa Manawag sa church. Kasi yun din ang isa sa mga signs ko before na kung makapunta kami doon, siguro siya yung talagang para sa akin. Pero yung kasing pagpunta doon, hindi nga talaga siya plan kasi parang naisip lang, gusto ko pumunta doon. Kasi beach lang pupunta sana namin. Biglang napapunta kami doon. Tapos yun, siya na yung... Yun yung memorable sa akin kasi parang yun yung naging sagot sa mga nasa isip ko na... Or doubts ko before na kung siya ba talaga or sasagutin ko na ba ito. Ganun. Aside from the bundok na pinuntahan namin. Final message niyo kay groom before kayo kasal, bukas. You can use your own dialect mo or Tagalog or English. Dito lang po. Mahirap ako maintindihan or... Mahirap ako maintindihan pero thank you kasi lagi mo ako iniintindi kahit ikaw lagi yung nagtitake lang pero... This time, I will try my best to be
to meet you midway. And kaya natin to. We have each other, so kaya natin to. Final message mo, sir, na ano? Bago kayo ikasal bukas. Hindi na lang, sir. Parang ito na si Bright. Siya na mismo to. Tin, wala nang atrasan. Nakatay na eh. Hindi, joke na nga. Hindi, joke lang. Ano naman to? Teen, it's been 3 years run. And last na anniversary na natin the other day. Step up na to. Mrs. Katagang kunanan ka na. I wasn't looking for love when I first met you, but I've been praying for a kind of love that will make me fall in love again with the idea of love. And who would have thought we have found the right love at the right time? You became the answer to my prayers. You walked into my life and made it right where everyone else got it wrong. It was not just me giving my all. I have you to receive my call. Ours may not be perfect, but I promise to grow with you in life and to trust you with everything along our way. I will be your best friend, your biggest supporter, kahit na hindi ko trip si Derek, your teammate, all wrapped into one person. Thus, therefore, and I conclude a forever with you. Love dancing in the rain. You never mind a cloudy day. You make the world a better place. Yeah, you love dancing in the rain. I vow to let my love be stronger than your hate or anger. Be patient with me as I learn to continue to bend a little than to break apart. To believe in our best rather than our worst. To live with patience and understanding, putting up with your rudeness, to speak when words are needed, and to learn the importance of silence. This day, I give you my all as I accept yours, as we let our hearts beat as one. You love talking on the phone. You do things other people don't. Make sure no one feels alone. You love talking on the phone. Don't know how I found you. I guess that dreams come true when you least expect them to. Ain't life funny? How did I get so lucky? From the beginning of creation, God made them male and female. That is why a man will leave his father and mother and be united with his wife, and the two will become one flesh. So they are no longer two,
but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no man put asunder. Lang na kayo nung makasangsang itaon, Maria. We believe in what Genesis 2, chapter 2, tells us about marriage. A man leaves his father and mother, and the two shall become one. Not two, but one. Whatever God has put together, let no man put asunder. Our prayer for you, Earl and Christine, is for you to be committed to each other. Christine, do you take Earl here present for your loved husband, according to the rite of our Holy Mother, the Church? Yes, I do. Do you give yourself to him as his wife? Yes, I do. Do you accept him as your loved husband? Yes, I do. Earl, do you take Christine here present as your loved wife, according to the rite of our Holy Mother, the Church? Yes, I do. Do you give yourself to her as her husband? Yes, I do. Do you accept her as your lawful wife? Yes, I do. Earl, you may now kiss your wife. Hindi, itaas mo na siya. Wanna love you like we're dreaming, and we'll never stop believing. Wanna ever have this feeling all for you. Oh, I do.
Christine. It's called Falling in Love because people take a leap of faith and hope to God they can fly. May this gift remind you that as our love encompasses me, it makes me feel like I can fly. The more adventures together at sana, hindi ka mawala. Kailangan mo ito ay suod. Kung may bundok na naman tayo maakit. Christine, no, may high blood gun ki ni Earl, basta ko na tatandaan na ni Earl. Every moment of your life is precious, so I have to treasure it, no? We have to treasure it. Always keep in mind that you are one. Remember to put Christ at the center of your marriage. Lift or lay all your plans to Him. Si Kamot Earl, no, medyo gumurgura ka kini bakit mo, kunam na ta, I should think positive. And impediments are really normal and they come by surprise. Never give up. And everyone you meet has worth. Okay? Thank you very much. And that's all. We all know Yeshua died on the cross for His bride. Ganon din ang lalaki. The groom or the husband should be ready to defend, should be ready to love, should be ready to provide, and should be ready to bring his wife by his side sa hirap man o ginhawa. Ganon ang pagmamahal ng isang lalaki sa kanyang asawa na katulad ng pagmamahal ng Diyos, Yeshua, sa kanyang bride na handa siyang mamatay para sa kanyang asawa. I'm feeling like a hummingbird in springs in bloom, springs in bloom, brand new. I'm with you, I'm with you. Right now, tay tayo dyan, sige. Aha. Mm-hmm. Aha. Oh. Yan na ba yung ano? Yan na ba? More daw, more. Oh, kids, close your eyes. Ah, wow. Okay. Akala ko nasa Pewang, nasa ano lang pala. Okay, there you go. Palapakan naman natin. Feels like I'm dancing in poetry in shades of blue. Shades of blue. Lina. No words. Yes. Words can't quite as well. Patay yun. Ayan o. Ayan o. Sige ba. Ay. Alright. Never felt quite like this. The rush, the rise, the climb. Oh, right now I feel alive. 'Cause every moment here is a gift. It's never felt quite like this.